Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, Mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose. San Rafael Arcangel. San Roque. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Kalungsod. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya ay si Reverendo Padre Arnold Montialto, OFM Capuchin. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, muli ay ating aminin ang ating mga nagawang kasalanan laban sa Diyos at sa ating kapwa upang tayo ay maging karapat-dapat na makiisa sa banal na paghahain. Sabay-sabay natin sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos.
Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir, ay pagkaloob mong iyong pinagpupunla ang simbahan, ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, pagkatapos nilang pumasok sa media, sinabi ni Rafael sa kasama, "Kapatid na Tobias, ano iyon?" Tugon naman ito. Patuloy na nagsilita si Rafael, "Mamayang gabi, doon tayo matutulog kay Naragel na kamag-anak mo. May anak siyang dalaga na ang ngalay Sara. Siya'y bugtong na anak at imumungkahi kung siya'y ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang mapangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama." Matapos mag-usap, lumakad na sina Tobias at Rafael. Pagpasok nila sa Ekbatana, sinabi ni Tobias, "Kaibigan, samahan mo na ako sa kamag-anak kong si Raguel." Nagtuloy nga ang dalawa at narat na nila si Raguel sa may pintuan ng bakuran niya. Una silang bumati at nagbigay galang. Tinugon naman sila agad ni Raguel at ang wika, "Maligayang pagdating, mga kapatid. Tumuloy kayo." Dinala agad ni Raguel ang dalawa sa bahay. Matapos ang kanilang pagkikilala at pagkukumustahan, nagpapatay si Raguel ng barakong tupa mula sa kanyang kawan at naghanda ng isang salo-salo. Bago kumain, samantalang sina Tobias at Rafael ay naliligo, sinabi ni Tobias sa kanyang kasama, "Kapatid na Asarias, hingin mo na kay Raguel ang kamay ni Sara para sa akin." Ang usapan nila'y narinig ni Raguel, kaya't sinabi niya kay Tobias, "Kumain ka at uminom. Magsaya ka ngayong gabi, sapagkat ikaw na ang mapapangasawa ni Sara. Wala akong karapatang ibigay siya sa iba, sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Subalit, may ipagtatapat ako sa iyo. Si Sara ay naipakasal ko na sa 7 lalaki na mga kamag-anak din. Ngunit bawat isa'y namatay nang sila'y magsisiping. Ang paniwala ko'y hindi mangyayari sa iyo ang gayon. Iingatan ka ng Panginoon. Kaya kumain ka, uminom, at pumanatag." Sumagot si Tobias, "Hindi po ako kakain at iinom hanggat hindi ko nakakamtan si Sara." "Mangyayari ang nais mo," tugon ni Raguel. "Ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Iyan ang kapasyahan sa langit. Kaya kunin mo na siya at mula ngayon, ikaw ay kanya
at siya naman ay iyo magpakailanman. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi. Kahabaganawa kayo at bigyan ng kapayapaan. Pagkatapos, tinawag ni Raguel si Sara at ibinigay niya kay Tobias. Sinabi niya, Tobias, ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Tanggapin mo siya, ingatan, at iharap mo sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan. Tinawag ni Raguel ang asawa niya at humingi ng isang balumbon na pagsusulatan ng kasunduan ng kasal. Ang kasulatay magpapatunay na ibinigay na niya si Sara kay Tobias bilang asawa ayon sa kautusan ni Moises. Nagdala ng mga balumbon ang matandang babae. Matapos ihanda ang lahat, lumabda ang bawat kinauukulan. Natapos ang kasal at sila'y nagkainan. Nang mapag-isa na ang mag-asawa, bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, "Bumangon ka, mahal ko, at manalangin tayo. Dumalangin tayo sa Panginoon na tayo'y kahabagan at ingatan." Bumangon nga si Sara at nanalangin si Tobias. Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan, Diyos na sinasamba ng aming mga magulang. Kapuri-puri nga ang iyong pangalan, dakila at banal magpakailanman. Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan, ipinagbubunyi ng tanang kinapal. Si Adan ay tao na iyong nilikha. Asawa niyang Eva, ikaw ang gumawa. At ibinigay mong katuwang sa paggawa, ang sangkatauhay sa kanila nagmula. Di dapat mag-isa ang tao ay iyong wika. Gawin natin katuwang na kanyang kamukha. Ang pag-aasawang pinasok ko ngayon, di udyok ng nasa. Diyos na Panginoon, tunay na matapat aking nilalayon. Itong aming buhay naway magkaroon ng awa mo't lakas sa habang panahon, nang hanggang sa pagtanda kami magkatulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Oh,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Aling pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, si lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mong yung kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito." "Tama po, guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi niyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang paalaala sa ating lahat, ang ebanghelyong inyong narinig, sapagkat sinasabi dito, kung gusto nating mapabilang sa kaharian ng Diyos, ay sundin natin ang 2 basic commandments. Walang iba, kundi ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At ito naman ang ikalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Di po ba? Lahat po tayo ay naghahangad na pagkatapos at matapos ang ating paglalakbay dito sa daigdig ay ninanais natin na mapabilang sa kaharian ng Diyos. At ipinapaalaala sa atin kung ano ang dapat na ginagawa natin. The vertical and horizontal relationship sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Sa buhay ni San Carlos Luanga at mga kasama, napakalinaw po sa kanila ang kautosang ito ng ating Panginoong Hesukristo. Nang inialay nila ang kanilang buhay dahil sa pananampalataya sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. Hindi naging dahilan ang kamatayan at ang takot sa kamatayan para tumigil sila at huminto sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos sa kanilang kapwa kabataan, dahil alam nila na mahal sila at mahal sila at hindi sila pababayaan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, paalaala ito sa ating lahat na ang pagmamahal natin sa Diyos ay may ipapakita natin sa pagtataguyod at pagkalinga sa ating
kapwa. Katulad ng ginawa ni St. Charles Luanga and companions. Ipinakita nila ang kanilang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga sa kanilang kapwa. Sabi ko nga kanina, hindi naging hadlang ang kamatayan upang paglingkuran ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagtulong sa kanilang kapwa. And at the end, katulad ng mga naunang banal, sila ngayon ay alam nating nasa kaharian na ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, kung nanaisin at gugustuhin natin, kaya nating mapabilang sa paghahari at kaharian ng Diyos. Sabi nga sa kasabihan, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. The choice is yours. Amen. Sa ating mga panalangin ngayon, maipakitawa natin ang ating pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas at ang ating pag-ibig sa kapwa tulad ng paggalang at pagpipitaga natin sa ating mga sarili. Ang ating itutugon, Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi tumigil sa pagpapahayag ng nasa puso ng Ebanghelyo, ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Sa mga tinanggalan ng karapatan, mga itinataboy at mga walang nagmamahal, naway hindi natin makaligtaang ipadama ang ating habag sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway makitungo sa ating kapwa ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng higit na malalim na pagkalinga sa mga may sakit at mga matatanda, sa pamamagitan ng banayad na paghaplos ng Espiritu Santo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Muli, sa sandaling katahimikan ay ating itaas sa Diyos ang ating mga sariling kahilingan at panalangin. Makalangit na Ama, maging karapat dapat nawa kami sa iyong pagtawag. Bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong batas ng pag-ibig sa salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay, ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito. Katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayanan na mamatay kaysa ikaw ay talikdan, kami naway makapaghandog na may kaloobang nakatalaga sa iyo sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan ni si San Carlos Luanga at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay sapagkat minarapan mong kanilang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagan likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa pundigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Reynaldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy siyang kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang muting esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, kabilang sina San Carlos Luwanga at mga kasama na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas walang hanggan. Ngayon ay sama-sama natin dasalin ang panalangin at tinuro ni Jesus sa ating lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikanan na kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Espiritual na komunyon. O Jesus ko,
nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyo. Naway matanggap kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon na pagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa paggunita sa mga martir na hindi na igupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila na paninindigang magtiis ay magbigay dinawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupong sumandali para sa ilang patalastas. Bilang paghahanda natin sa darating na kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, ang atin pong nobena at rosaryo ay isinasagawa sa ganap na ikaapat at kalahati ng hapon, na susundan ng banal na misa sa ikalima at kalahati ng hapon. Sa darating na linggo, ika-anim ng Hunyo, ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo o Corpus Christi. Kaugnay po nito, tayo ay magkakaroon ng motorcade sa ganap na ika-anim ng umaga. Ito po ay iikot sa mga barangay na nasasakupan ng ating parokya. Sa unang Miyerkules at Biyernes ng bawat buwan, magkakaroon po ng eksposisyon sa banal na sakramento sa ganap na ika-apat at kalahati ng hapon. Tuwing unang Sabado ng bawat buwan, magkakaroon ng pagbabasbas ng Santisimo Sakramento para sa mga may sakit na gagawin sa misa sa ganap na ika-12 ng tanghali. Magkakaroon ng prosesyon patungong groto pagkatapos ng misa ng ika-6 ng gabi at ang lahat ay inaasahan na may dalang kandila na sisindihan bago ang prosesyon. Patuloy pa rin po tayong tumatanggap ng mga donasyon para sa ating community pantry.
maaari po ninyong dalhin ang inyong mga donasyon sa opisina ng parokya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa mga programa at gawain ng ating parokya. Pagpalainawa kayo ng ating Panginoon Diyos sa tulong at panalangin ng mahal na Birhen ng Lourdes. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo kasama ninyong buong pamilya na makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos sa inyong buhay. Salamat sa Diyos.